Po tayong umupo. Ah, sorry, tumayo. Hallelujah. Ephesians 1:1. Praise God. At pagkatapos nating basahin, dadako tayo sa panalangin. Ephesians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and unto the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Praise God. Hallelujah. Amang banal, O Lord God, sa aming pagdakong muli sa iyong mga salita, sa aming pagbulay-bulay, O Lord God, sa iyong mga salita, O Lord God, una ko pong kinukumit ang aking sarili, O Lord God, na huwag makabigkas ng mga anumang mga bagay na maaring magbigay ng kalituhan. Bagkos, O Lord God, sakupin mo po ako, maging ang dilang ito na bumibigkas ng iyong mga salita. Nasakupin niyo mo, O Lord God, na kung maaari, O Lord God, huwag makapagbigay ng naayon sa akin, naayon sa aking kaisipan, kundi iyong pakawalan ito, O Lord God, sa iyong kaluwalhatian, O Ama. Salamat po sa mga kapatid, O Lord God, na nandito ngayon na pinagkalooban nyo ng time upang makapakinig, O Lord God, ng iyong mga banal salita. O Lord God, ang mga tumatayo rito sa likod ng pulpito, ito yung mga boses lang na iyong mga ginagamit. Hindi po sa amin nagsisipang galing ang mga salitang ito, ang mga salitang ng buhay na ito, kundi iisa lang po ang pinanggagalingan, O Ama, ay ikaw, O Lord God, at kami lamang po ay mga ginagamit mong instrumento. Kaya nga po, wala po kaming dapat ipagmalaki na kami nakakatayo sa harapan ng mga kapatid, kundi ito'y kagalakan namin, O Lama, na sabi nga namin, it is a privilege, O Lord God, sa isang tao na gamitin siya ng Panginoon, maging ito man ay kasimplihan, ito man ay matataas ng mga paggamit, O Lord God. Sa kasimplihan ito, sa kasimplihan ng church dito, O Lord God, nagpapasalamat po. Isa na ako sa nagpapasalamat, O Ama, na nagagamit nyo sa harapan ng aking mga kapatid, O Lord God. At sa paggamit na ito, O Lord God, gawin mong maluwalhati ka, gawin mong madakila ka, O Lord God. At salamat po muli, at huwag mong hayaan na makuha namin, mapakinggan namin ang iyong mga salita na hindi ayon sa kahulugan na gusto nyong ipaabot sa amin, kundi makuha namin to ayon sa kahulugan na gusto mong ipaabot sa amin, O Lord God. Salamat pong muli, O Lord God, at patuloy ko pong ikinukumit ang aking sarili. At yung mga darating na oras, ikaw po yung mag-control ng time, ikaw po yung mag-control ng bubuksan sa aming kalagitnaan, O Lord God. At higit sa lahat, O Lord God, ang iyong inspiration ay mamalagi sa amin, O Lord God. Huwag mong hayaan, O Ama, na ang mga bagay na nasa aming trabaho magbigay sa amin ng kalumbayan, dahil nga tunay na, O Lord God, ang aming mga trabaho ay isa sa mga kumukuha ng time, bagamat ito'y pagpapala mo. Kaya nga po, Ama, pagdating dito sa church, kung maaari, huwag mo nang ipasagi sa aming kaisipan ang aming mga trabaho. Completely nakatutok kami sa iyo, O Lord God. Nakafocus kami sa iyong mga salita, O Lord God. Kaya nga po, Ama, dinadalangin ko, anumang mga bagay na maaaring humadlang, anumang mga bagay na maaaring magbigay ng kalumbayan, anumang mga bagay na maaaring makadistract sa gawain ito, O Lord God, silyuhan niyo po ito, itong lugar na aming kinatatayuan, O Ama. Maging ang aming mga puso, O Lord God, patuloy niyong silyuhan, O Lord God. Salamat pong muli, at again, kinukumit ko sa iyo ang mga darating na oras. Hallelujah, O Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, in Jesus Christ name we pray. Is that to make pure performing? Do not do it if you would not want to be caught in that position when Jesus comes. The believer's position in Christ. So, ibig sabihin, lahat ng mga binabanggit niyan, you should be in the right position, in the right saying, in the right place. Ang pamagat po, the believer's position in Christ. Sabi nga, kahit anong galing mo,
kahit gaano ka kagaling dumibati, kapag dumidibati ka naman, wala ka sa topic. Out of topic ka, useless. Sa laro, kahit gaano mo kagaling maglaro, kung hindi ka marunong pumosesyon, useless. The same in the Word of God. Kahit gaano ka pa mag-word for word, kapag wala sa'yo yung tutor, wala sa'yo yung teacher, wala sa'yo yung Holy Ghost, useless. Hindi mo makukuha yung tamang kahulugan. Paul, he was chosen, he was elected, he was given a task by the will of God to be an apostle. Hindi will ng sinuman, not his desire, not the church's desire. Kasi minsan ang church nagkakaroon ito ng mga seleksyon eh. But by the will of God. He was sent to the saints who are in Ephesus. He was sent to the faithful in Christ. Nung nababasa natin to, si Paul, ipinadala siya sa Ephesus. But after meeting the Word of God, do you belong to this faithful in Christ? Do you belong to the saints? Nung ina-address to, nasusumpungan nyo ba yung inyong mga sarili? Are you in this position? Sabi nga, you cannot say, I am a Christian and stay at home and be well. Sabi ni Brother Branham, no, you can't. You will find, you have to look for the body. Why? Because from that body, you will find your position. Hindi mo mahanap yung position mo kapag nag-iisa ka lang. So, hahanapin mo yung mga kapatiran mo. Bakit? Malalaman mo kung saan ka nakaposisyon. Malalaman mo kung ano yung position mo. So, hindi mo pwedeng sabihin, basta ako. Ganun yun eh, yung pagiging loner eh. Basta ako, dito lang ako, magbabasa lang ako araw-araw. Okay na yun. Sabi nga niya, huwag mong kalilimutan yung mga pagtitipon na ganito. Lalo na't namamalas mo. Ano ba yung namamalas? Yung discerning, di ba? Sabi nga ng ating kapatid, this is spiritually discerned. Lalo na't namamalas mo na malapit na yung panahon. Kaya huwag mong kalilimutan. This is preparation. Biro mo, sabi niya, ang Panginoong, I will not leave you comfortless. I go to my Father, I will prepare a place for you. Biro mo, sa ating pag-prepare, hindi niya tayo iniwanan. Sabi niya, kung hindi ako aakyat, hindi pa dadala sa inyo yung mga aliw. So, wag niya nating sabihin ang hirap. Wag mong sabihin na doon sa footprints in the sand, ikaw yun. Dahil he did not leave us comfortless. We have to do something. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kagabi, maganda yung pagkaon ng Panginoon, magandang pagkakapaliwanag. Paano ka darating sa isang pananampalataya kung hindi mo naririnig yung salita ng Diyos? Otherwise, naniniwala ka lang. At yung paniniwala na yon is that is not the security of being a Christian. That is not the assurance of being a Christian. You have to know what is the Word of God and you have to know your position in the body. God in His greatness, if He said so, if He promised, this word, His word is all unfailing. Hindi ito kumukupas. Hindi ito yung kagaya ng gamot. Kapag ininom mo, after 4 hours, kailangan mo uling uminom kasi wala na namang bisa yung nauna mong ininom.
So, mayroong mga certain time ito na nandun yung bisa. Pero pagdating sa salita ng Diyos, it will never fade. It stays the same. The quickening power, the same. The power to manifest is the same. It is a constant, an absolute, a solid one. So, hindi mo pwedeng sabihin, nakakasawa naman yan. Nakapagsalita na ba tayo ng ganun dito? Nauulit-ulit yung mga pinag-aaralan. Nakapagsalita, nakapagbigkas na ba tayo? Nakakasawa naman yan. Baptism na lang ng baptism. Pag may bago, baptism na lang ng baptism. Ang sarap-sarap ng pag-usapan. Pag may bago, na lagi na andun yung kagalakan nating ma-share. Sana maitanong nila na I'm not pointing anyone. This is general. Sinabi ba ng Katoliko ako kasi dati, wala sigurong nakaligtas sa atin. Kasi, bata ka pa lang, binabaptize ka na without your consent, not even your choice, not even your desire. So don't tell us, don't tell each one of us that this is your faith. No, it's not. It's not your choice. And yun ang ayaw ng Diyos na yung pangungunahan niya yung kanyang kalooban. Sabi nga, kayong tanong kahapon, kagabi, yung born again ba, is it a religion? Ang magandang tanong din, yung pagiging Catholic ba natin dati, is it the will of God? Is it what the God, what God's introduced? Or we must be born again. Yung pagiging ano natin, denomination dati, hindi ko gustong manakit, ako rin ay ganyan dati. Sabi nga ni Brother Branham, kapag mayroon siyang mga binibitiwan, this is love, sabi niya. Sabi niya, kung nakikita kita na pa masasaktan ka, mahuhulog ka sa hukay at hinayaan lang kita, walang love sa akin, sabi niya ganun. Sabi niya. So, mga kapatid, this is love. Otherwise, kung hindi nyo tatanggapin, sabi nga, paano mo mapapasayo yung isang bagay na binibigay sa iyo kapag hindi mo naman tinatanggap? Huwag nyong isipin ang sinuman, huwag nyong katakutin ang... Sabi nga, huwag kayong mga matakot sa mga tao. Matakot kayo sa pumapatay sa espiritu. Kung sino man nakapaligid sa atin na kaya tayo hindi nakakapag-decide for something, mas matakot kayo sa Diyos. Malayan nyo, kayo ang maging instrument sa kanila. So, ang tao lang ang pabago-bago. Ang salita ng Diyos, hindi ito nagbabago. Amen. Kung yung mga nakikita nating denomination, from denomination to denomination, from denomination to denomination, ang tao nang gumawa nun. The God never changed His mind according to His word. He never changed. He's always constant. As heaven and earth will pass away, but His words will never fail. Amen. Will never pass away and will never fail. Kailangan nating masumpungan ng ating mga sarili sa salita ng Diyos. Siya ang ulo natin and we are the body, positioned according to the pattern and program of God. Anong ginagawa ngayon ng mga churches? They are trying themselves by their own. Trying what? Trying themselves to make God fit in their man-made program. Ang Diyos ang ifinifit nila, hindi yung tayo ang ifinifit sa salita ng Diyos. Is it not the right one na that we should fit in God's word instead of
fitting God's word to us. See, ganun ang ginagawa nila. Kapag hindi na kasi nangungusap ang Diyos, mag-i-start na yan. Sabi nga kanina na napapagsiringan, why Abraham was commanded, tama, Abraham? Commanded by God to separate from Lot. Why? Alam mo yung mga affiliation na yan? Isa yan eh. Mayroon silang affiliation eh. Anong sabi ni ano? Di ba nagkakaroon sila yung kanilang mga manggagawa, yung kanilang mga pastor, sa kanilang mga herds? Kaya, sabi ng Panginoon, humiwalay ka. Kaya yung mga tanong na yan, kanino kayo naka-affiliate? That is another means of organization. That's another means. So, anong gagawin natin? Kailangan tayo pumasok sa kalooban ng Diyos. Amen. Look, Moses, knowing that God has promised to deliver Israel. And Moses being a deliverer. And for that purpose, he was called. But pag may mga ganyang bagay, hindi yung basta-basta ka nalang tatalon doon sa sin. And you think that you are doing the will of God. Ngayon, maraming mga nakakabasa eh. Maraming nakakabasa. And there is a lot of people are serving God without His will. Nabasa nila, marami yung aanihin. Kukunti yung manggagawa. Sabi pa nung nag-explain sa akin na nakasharean ko, see, tiyo mo, many are called but few are chosen. Yung mga mata maano raw, yung patungkol niya doon sa mga chosen, yun daw yung mga manggagawa. Kasi gusto niya isama yung kanyang sarili doon. Yun daw yung mga manggagawa, yung mga pastor. Sabi niya. Sabi ko, okay ah. No. Hindi ka basta-basta. Iiksi na. You have to find the will of God and you have to find the time of God to do it. Ito yung namimiss ng church. Minsan may mga magagandang bagay pero hindi nila ma-find out, hindi nila ma-trace what is the appointed time of God. Moses might thought, inisip niya, siguro, dahil ako naman ang sinugo, anytime pwede akong pumunta ng Egypt and the Israelite will understand me. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari, hanggang sa nakapatay siya, hanggang sa umalis siya. Hindi siya na maunawaan. Ano kaya ang kanyang iniisip nung nandun siya sa wilderness? Did he not ask himself, like, what happened? He might lost his hopes, thinking that this the freedom is hindi siguro para sa Israel, kasi hindi nangyari. Till God met him in the burning bush. Itong mga kapatid, itong maganda eh, minsan gumagalaw tayo ng mga bagay-bagay that there is something, tama yun eh, may gagawin ka eh, but you should think, you should know that there should be no lacking when you're doing something. Dapat walang kulang doon. Till God met him in a burning bush, what happened? God's time, God's season came along just exactly then God revealed it, his plan to Moses. Ang issue, nakalimutan na ni Moses na ililigtas ng Diyos ang bansang Israel. Ang Diyos ang magliligtas.
gagamitin siya. Nakalimutan niya yon. Tayo, gagamitin tayo ng Panginoon, hindi sa ating pamamaraan. Yun yung nakalimutan ng ni Moises, yung pamamaraan ng Diyos. And when? Pero yung promise na yun, hindi nakalimutan ng Diyos. And Moses tried by himself and failed. And that's what the most church is happening. By failing to find God's appointed time and God's perfect time. God has a time for all things. He's got a time frame. That's what the people are failing to see. What's that? It's God's time. It's God's appointed time. Then, when he revealed himself to him, to Moses, in the burning bush, he realizes something big, a lot of things that is lacking. He realizes that the very thing that is in the burning bush was the thing that he lacked. Umaksyon siya ng sarili niya. Anong nangyari? Nangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. The very thing that he lacked and he realizes is the one that is in the burning bush. Sabi nga natin, kung makikipagplano tayo, kung may mga plano tayo, makipagplano tayo sa Diyos. Huwag tayong makikipagplano sa tao kasi yung mga ano natin. You cannot hold on to the word of a man. You cannot stand to the word of a man. Sabi nga, it is better to put your trust and confidence unto God rather unto a man. Kasi ang man nag-fail ito. And it's whole lots for most of the churches today na nag-fail sila. They miss who was in that burning bush. They go on, they journey without one. See, ang Panginoong Hesus, naiwan na nila ng 2-3 days. Pambihira naman. Yung anak mo nga lang, nasa bahay lang kayo. Halimbawa, ilang years old na. Mawala lang sa iyo ng ilang minuto. Nagugulat ka na kaagad. Nasaan na siya? Lalo na tahimik na yung mga kapaligiran. Kasi kapag ang mga bata, maingay yan eh. Kapag may bata dyan sa kapaligiran at biglang tumahimik, may nangyayari. Hindi mo 2-3 days, hindi nila nang may lang. Pambihira naman. Di ba minsan naririnig, ano ka ba yung anak mo, nasaan na? 3 days na. Yun ang namimiss na mga churches ngayon. Why? They put themselves in the position of God rather than taking their position and God take His position in the body, in the church. Iniwanan sila. Yun ang ginagawa nila. They create plans, planning, programs. For many times, they create their own programs, then failed to see, to have that was in the burning bush. What was that? The direct revelation of God. They failed to see. Na-realize ni Moses na ang kailangan niya yung direct contact sa Diyos. Now, when Moses found out through the direct word of God and the time of God and what was the exact time plan and everything to be done right quick, right away, he went to Egypt. Iba kasi yung pakiramdam kapag nasa sa'yo yung Diyos at may pupuntahan ka. Iba yung pakiramdam. As he went to Egypt as hard as he could go, for God's promise and deliverance has come. And time is so close. That's what he need. The direct revelation from God.
tayo sa ating pagbabasa. He always, sabi nga, mayroon tinawag si Brother Branham na, tinawag niya tayo na, that we are full gospel. Kasi doon tayo nakaano sa mga nasusulat. Nasusulat. Nakatutok tayo. But, even, yung risk nung nakatutok sa salita, sa bawat letter na nakasulat, yung risk niyan is when you miss the tutor. So, never leave the tutor. Never ignore the teacher. That's the Holy Ghost. Kahit marunong ka pang bumasa, kapag wala sa iyo yung tutor, that is the danger. We've got to see revelation behind of what it is written. We've got to meet God in His Word. Yes, He will. But be in a position, or else you will see letters only. You will not see, you will not find the real truth of the real essence of the Word of God's written Word. There most of the churches have failed to see. Minsan nga may dumarating sa ating kaunawaan, hindi kaagad tayo nagbibigay ng ano kasi maray mo sa atin lang yung hindi yung pag may dumating sa yung revelation at pakiramdam mo yun na yun at kinilabutan ka pa kapag hindi naman luminya sa salita ng Diyos, wala yun. If the revelation is contrary to the Word of God, it's not of God. Kahit araw-araw mo pang, kahit masigasig ka pa, hindi yun ang sukatan. Why they failed? Because they are in the wrong position. They put their position in the position of God instead of the position of the body. Trying to fit the Word of God in them instead of fitting themselves to the Word of God. Now, this causes the Holy Ghost, the tutor, to leave the church. Now, anong gagawin na ngayon? Para still next Friday, sama-sama ulit tayo. Ah, ganito. Magbubuo tayo ng program, magbubuo tayo ng grupo, may mga sasayaw. Mayroong sasayaw. Yung mga babae, magiging mga lalaki. Yung mga kalalakihan, magiging mga babae ang costume. How? This is how. This is how the church being perverted by Satan if the Holy Ghost is not in the church. Amen. Yung nakita ko dati na ipinakita, mayroon na naman akong nakita sa Italy na naman. Alam mo yung mga audience nila, mga sisters, madre, nandun pa sa stage. Parang ina-assist sila. Yung mga kalalakihan na nagsuot ng kababaihan, yung mga damit na pang... At ina-assist pa sila sa program na yon. Gusto kong mag-comment dun. Ewan ko bakit hindi nilob dahil masakit ang i-comment ko. Para bang... Sabi nga, huwag mo nang itapon. Sayang, sayang. Huwag mo nang itapon doon sa mga hindi para sa kanila. Sayang. Pero mong saya-saya nilang ginagawa yung perversion. Ganun. Tayo, ibinabalik ng Diyos. Sabi nga kahapon ng Nasher, ye must be born again. Kasi yung pagiging born natin nung una, it's not the perfect plan of God. It's by sex. And by sex is not of man. Six is not of God. It is not the perfect reproduction, tama? Of God. It's by spoken word. That's why Jesus Christ say, ye must be born again. Kasi nabuhay ka na dati. And He wants you to be born again in the right and perfect will of God. Kaya nga again eh, aware si Jesus na nabuhay ka na nga dati.
Kaya nga again. And this born again is the doctrine of Jesus Christ. Jesus kayo ng Jesus. Pag ibabaptize sa inyo yung Jesus name, ayaw nyo. Jesus Lord God, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng trabaho. Pag ibibigay na sa iyo yung in Jesus name na baptism, ayaw mo. Ba't ganun? Now, this causes the Holy Ghost, the tutor, to leave the church. Because God's position, God's part, was taken over by the church. Ang respect nila nasa kanilang pastor na here, ang pinakaulo natin ay ang Panginoon at ang ginagamit natin ng Panginoon ay ang pastor. Sabi nga ni Brother Branham, you always pray to God that He will provide you a pastor. What pastor? Yung pastor na yun, if the pastor looks you that you need a little spanking, he will spank you. But if he needs you love, he will love you. Sabi niya, yun yung pastor na ipanalangin nyo. Na pag nakita niya, kailangan kanyang paluin, papaluin kanya, hindi yung dyan ka lang. If he looks you need a little spanking, he will spank you. That's your pastor na ipapanalangin nyo. And if he sees that you need love, he will love you. Amen. Yes, God. Yun yung sabi niya, yun yung ina-advise niya sa congregation, you pray that you God will give you a pastor like that. Hindi yung masaya na siya na yung puno yung box, nandiyan kayo, masaya, peace, love, charity, joy, every Friday. Masaya nga naman. Praise God. Unknowingly, at the same time, this thing, the thing, they are still doing it, parang this thing that they are still doing, that they are in the service of God. But, spiritually, the Holy Ghost left the church already. They still can jump, they still can scream, they still can yell, but tayong mga nakakalasap ngayon, nararamdaman ba natin to nung wala tayo sa Panginoon dati? Before, that was a fake joy. It was a fake love. But this time, this is something different. What happened next? They start planning, creating additional activities, unnecessary activities. Ginagawa lang nila yung Bible na as a foundation, but they really not lie on that foundation. To what? To be able to continue what they call it service of God. Notice, the journey of the church, those who failed to move up revelations, di ba yung sa seven church ages? Kapag tumataas na yung kapahayagan, yung iba na iiwan, what they do? They start organizing. And remember, we don't need to act smart before God. He'll do all things. Simply follow Him. A very simple position. Follow Him. God doesn't need your idea, neither your education. Never connect your education to the Word of God. Never affiliate your education to the Word of God. It has nothing to do. Your education has nothing to do with the Word of God. The Word of God itself, it's complete. We just need to make sure we are in the right position. Either even we don't need to impersonate the gift of everyone or to be alike of anyone or a brother or a sister, or else you will struggle. Halimbawa, i-impersonate ko si Brother Perry,
kung paano siya mag-exhort. Nabilis ako sa in-exhort ni Brother Perry, gagawin ko rin yun. For sure, you will struggle. Why? It is not the gift that God has given to you. You will struggle. You will be in trouble. Simply, do what God has revealed you to do. Hindi mo na kailangan mag-isip ng ano. Kunin mo lang. Remember, Joshua, Caleb, they had no fear to take over the promised land. Pero yung mga kasama nila, the rest of them, they were so afraid. Why? Nakita nila ang lalaki raw ng mga nakatira doon. They were giants. And for them, parang grasshoppers lang sila. Tama ba? Parang mga tipaklong lang sila. But look, God has promised the land to be them, to be in their position. And reasoning has no place in the Word of God. You got to look at the promise. Stay focused on the promise of God. Again, it's God who will do it. Just be in position. Wala kang dapat ikatakot. Ibinigay yan ng Diyos, ibibigay yan ng Diyos. You have to fight it, sabi niya, every inch. You have to take it without fear because God it binigay sa iyo yan eh. That when any opposition might comes, it's not for you to care. It's God. It's just for us to go wherever God said go. If he said go, go. God will take care of any opposition. Ganon kawalang takot sina Caleb at Joshua. Salvation is given. And we have to find out where we are positionally in Christ. It was given. Now where are you? The church should find out where they are. How to enter? What to do after the enter? Naisip ba natin how glorious it is? Knowing these things that we are being in possession of Christ, how glorious it is. And the instruction, once you go in that body, once we are already in that position, don't draw back. Keep hold. Keep hold your position. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga duwag. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga duwag. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, it is the will of God. Paul being an apostle, not his desire, not his choice, or by the will of a man, but by the will of God. Take it anyhow. It is given. Given a task by the will of God to be a missionary. Ang missionary, parang sent yan, apostle, parang this, they are the same word. Tama pa? Tama, yun ang sabi niya. Sent one. Before that, it happens while he was on the road on his journey to Damascus. He meets the pillar of fire. What was his motive? What was his desire while on his journey to Damascus and he met the pillar of fire? To what? It is the will of God? Nung na-meet niya, sabi ba ng Diyos, sige, sasamahan kita. Sabi niya, who art thou, Lord? Tama? Ako si Jesus, sasamahan kita. His motive was against God. His motive what is against to all the believers of God. Anong gagawin niya? Anong nasa ano niya? Pagpapatayin, italing, ang mga ano, paggagapusin, tapos hihingi pa siya ng
approval ng kung sino man yung namumuno doon para magawa niya yung mga bagay niyon. But notice, brothers and sisters, kapag ang Diyos umiksi na, it turned the events other way around. Pag siya na yung umiksi na, yung mga iniisip mo may iba. Remember, he, Paul, is on his journey for what? To arrest the groups of the believers. But let's not forget that Paul is an apostle of God. Ano yun? Kaya niyang salangsangin yun, yung kalooban ng Diyos? He is an apostle. Gayon man nandun siya, may plano siyang gagawin, but let's not forget that he is an apostle of God, by the will of God. Notice how the things goes. It goes upside down. It looks like the eyes of human that God does not, in the eyes of human that God does, parang ganun siya gumalaw. What's that? That the very thing that you think that you won't do, that may be the very things that you have to do. Yung mga bagay na iniisip mo, hindi mo gagawin, darating ang panahon, yun ang mga gagawin mo. See? Paul might say in his heart, I will never yell and say hallelujah. I will never scream saying praise God. I will never scream. I will never say praises like what they do. I cannot do it. He might think like that. But God showed him he had to do it. Praise God! Yung mga bagay na sinisip mo, minsan, tinutuligsa mo, yung pala darating yung bagay, yung mga panahon, nandun ka na sa posisyon na yun. Amen? Ganun siya mag-turn. E tayo mismo, dumating yung panahon, nakita natin silang pumupuri. Ako, honestly speaking, nasambit ko yun sa aking puso. Ano ba yan? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Na yan, sabi kong ganun. Parang very awkward. Very awkward kind of actions to praise God. Para bang, pwede namang tahimik ka na lang. We might say we don't do it. We should be careful. God may make you do it. He can make you to do it. Mag-ingat tayo. Di ba tayo dati? Saan tayo sumasayaw? Yung sa madilim, medyo dim. Medyo dim at pakislap-kislap yung ilaw. Yung bang, nung nandoon tayo, sumayaw tayo sa daylight, very awkward. Tama? May hiya ka, hindi mo kayang sumayaw sa daylight na yan. Gusto mo yung dim, may mga glitterings, at least yung hindi ka ba masyadong obvious. Yung at least medyo may natatago sa'yo. But look, we found ourselves dancing in the daylight. Praise God. Hallelujah. That's because of God. Hallelujah. Why not? Diba, brothers and sisters? Why not? If it God's make you to do so, why not? Dancing in the daylight, sasabihin nila, walang kabuhay-buhay naman to. But we do believe that because of the inspiration of God, amen, we're able to do this. Amen. Dati, hindi naman tayo mga able eh. But because of the Holy Ghost, we become able. Naniniwala ba kayong walang kabuhay-buhay? Basahin nyo lang ang puso nyo habang kinakanta nyo ang mga kanta sa Diyos. Because we are dancing under the inspiration of the Holy Spirit and not under the inspiration of the world. Praise God. Nung ina-address ni Paul yung Ephesians 1:1, is he addressing to the outside world? Sabi niya, to the faithful in Christ, to the saints. Is he addressing, kung nagsisermon siya, kung nagpre-preach siya doon,
Is he addressing to the outside world, to the unbelievers? Paul wasn't making a sermon or preaching to the unsaved. Certainly not, sabi ng ating kapatid. He was preaching to the saved, to the saints, to the faithful in Christ. To the faithful. Take note. Meron na ba kayong narinig na, wow, napaka-unfaithful naman niya? Para pa akong narinig. Pagdating sa mga lovers, yan ang pinaka-pogi point, sabi pa nila, yung pagiging faithful ng lalaki. Pero wala pa tayong narinig na nagsalita na, napaka-unfaithful naman niya. Gustong-gusto ko yan. Pero ba kayong narinig na yun? Wala pa. That's who he addresses to the saints, to the faithful in Christ, to the believers who are positionally in Christ. Christ will only meet the believer and the same believer who can only worship Christ. Why? Because he is positionally in Christ. Amen. And without shedding of the blood, ito na yung blood na napakahalaga. Biro mo, imaginein mo yung tulog. At yung literal na tulog. At ganito karami pa lang tayo. At inabot kayo nung tulog na yan. How privileged we are. Yung na-drop doon sa Mount of Calvary, tama? Yung na-drop na blood doon. And without shedding of the blood, there's no remissions of sins. No prayers being answered outside the blood. All under the blood has only right to worship Him. Yun talaga. At tayong lahat ay nakatanggap nung patak ng dugo na yon na nabubo sa cross ng Kalbaryo. And God coming to His temple to be worshipped from that temple. Kaya nga sabi natin, yung mga maiingay doon, nandito na. Kaya walang malamyang worship. Walang malamyang praising. And that temple is the Lord Jesus Christ. And nasaan siya ngayon? He is in us. He is in us, and therefore, don't choose a place of worship. Nasa sayo siya, at sasabihin mo, nasa trabaho ka, hindi ka na pwedeng mag-worship. You don't have to choose any more of worship. Anywhere you are, you can worship God. You can praise Him. Anywhere you are, in the world, outside, in a journey, you still can express, you can still can show your token as a Christian. There is always a way. Sabi nga nila, kapag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming mga paraan. Now, at any time you can worship and offer praises, for He is in us, God is in us. As John recorded during the baptism in Jordan, seeing the Spirit of God like a dove from above coming to his temple. Alam nyo ba yung nung sabi ng Panginoong Diyos kay Cain, narinig niya yung sigaw ng dugo, tama ba? Ni Abel na sumisigaw. Ganun ang yung nangyayari sa atin. Because of that blood, we are called. Yun ang humahatak sa akin, sa atin lahat. Praise God, napakahalaga ng dugo na yun. All believers now comes through the blood into the body of Jesus Christ, worshiping God through the shed of the blood of Jesus Christ. We are positionally in Christ. Now, in Paul's general addressing to the saints, to the faithful, he is
kung tutuusin, general siya, he's not calling by name. But to think, he's very specific still. He didn't call you Brother Don Don, Brother Moon, Brother Boy. He says to the faithful. Kung titingnan natin, parang general siya. But for me, it is very specific. And it is very privileged as a Christian to see ourselves being called by this declaration of Paul, faithful in Christ. Itong addressing, maybe before, nung nabasa mo to, or nung narinig mo to, you don't mind. You don't mind it because you were not in that position. It had nothing. Walang lasa. Walang sustansya. Pero kapag nandun ka na sa position, then you feel. Hindi ba masaya yung dati? Nakikita na, hindi natin nakikita ang ating sarili dito sa mga saints, sa mga faithful in Christ. And this time, we saw ourselves. Di ba masarap ang pakiramdam? And how we do get in? Paano tayo nakapasok? By creed? By shake hands? By denomination? By the church? No. By what? But by one spirit, we are all baptized. Hindi yung alam mo, mga kapatid, kung bakit mahigpit ang ano ko, I am drawing a virtue from all of you. Kumuhugot ako ng kalakasan sa inyo. Ganon ko ini-express. Walang sino mang makakapagmalaki na kaya na niya ang kanyang sarili. We all need one another. That's true. We need all one another. Kung bakit ganun ko ini-express. Pag ako kumamit, talagang, ano ko, kasi I am drawing a virtue from you. Kumukuha ako ng kalakasan sa inyo. Alam mo yung mga trabaho natin, malakas makapag, paano yan eh? Makapag pahina, it will spoil your mood. When you wake up, you start from prayers. At pagdating mo doon, puro mga pang-spoil yung mga makakaharap mo. Even it will spoil your day. But sabi niya, rejoice. Always rejoice. Sabi niya, yes, I will rejoice. Sabi niya yung ganun. So masarap yung ganun. Walang dapat ipagmalaki ang bawat isa sa atin na malakas ako. I'm filled with the Holy Ghost. No. We need all one. Kaya hindi pwedeng sabihin ng paa, lang yan. Hindi ko kailangan yung kamay. Paa ko eh. Parang ganun. No, we all need one another. That's the body. We know that when we get in, it's by the baptized. We are all baptized in one spirit. Before, we were outside. Without hope. Living in a condemned world and is dying. But by God's grace, He called us and we heard Him, that blood seal in Jesus Christ calling us into life, and we come and confess our sins and are baptized for the remission of sins. Through that blood, we were taken and have fellowship with one another, and as the blood of Christ cleanse us from all unrighteousness. And that blood which we were lacking to come to God, and that's what we need, for through the blood we are all now positionally in Christ. At nang tayo'y makapasok, wala na tayong karapatang lumabas. Take note. Sabi niya, it is by grace. It is not by your works. It is not by
yung mga kalakasan nyo, mga bisig. It's not by might, but it is grace that makes us in a position have no rights to go outside the word. Pag sinabing wala kang karapatan, wala kang karapatan. Kasi wala kang ginawa doon. And start creeds, going out and start creeds, and denomination acts. This denomination, this title of these churches, makes the church being divide. Sabi nga sa Corinthian ba yun? Mabuti na lang, hindi ko kayo binautismuhan, sabi ni Paul. Yung na, sabi niya, sinasabi niyo ako kay Apollo, sinasabi niyo ako kay ganito. Mabuti na lang, hindi ko kayo binautismuhan. Their church's name divides Christianity. Why? Yung iglesia ni Kristo, hindi pwedeng pumunta sa ang dating daan. But they are all claiming as Christians. Ang Catholic, hindi siya pwedeng pumunta sa dating daan or sa anumang denomination na alam natin. There is only one Christianity. Kaya nga, pag nag-preach si Brother Branham, you will see what heart he has. I can see his heart is right. Why? Even his preaching in a multitude, he don't condemn them. Sabi niya, which denomination you came from, ang calling sa atin is to have one fellowship. Yun ang tawag ng Diyos, hindi yung may kanya-kanya kayong fellowship. Walang pagkakaisa. But expect, if you are from at hiwalay ka, hindi ka nakalinya, you expect that tatamaan ka. But sabi niya, hindi yun ang ano ko. That is love. Yun ang lagi niyang pinagsisikapan whenever he stands behind the pulpit to be sincere and to do the will of God as possible as he can. Yun ang kanyang pinagsisikapan na masigurado bago siya pupunta sa harap ng mga tao. We are supposed to come into one glorious fellowship by the word into the body of Christ through the blood and become blood-bought children of God. Yung binili tayo. We are bought for a price. Diba? Sabi niya. At nung hindi ka pakalakip sa Panginoong Hesus, wala kang naunawaan, lalong-lalo naman yung mga makalangit na bagay. Hindi mo naunawaan. And you might call the followers of Christ to be fanatics. Dahil sa wala ka sa Panginoon, wala kang alam na salita, natatawag mo yung mga nagpupuri na mga fanatics. But the very reason that you don't know about is because you know you never been a partaker of the fellowship of his suffering. How can you feel kung hindi mo na-experience yung ginawa niya sa Calvary? Sabi nga, anong lasa ng apple? Hindi ko alam. Kasi hindi mo pa natikman. Pag natikman mo na yung apple, then you can say, matamis yan. Or maasim yan. You have to test. You have to experience. A born again is not a religion. It is an experience of God. Experience ito. Hindi nagtayo ng religion ang Diyos. Hindi siya nagtayo. You have never felt that pain that Jesus has suffered for our sins during his crucifixion in Calvary. You never understand what was that and what that's all about. You don't understand what it means and how much the price he has paid you and how much the price you are both. How much the price he paid for you. Wala kang kaalam-alam.
Naranasan niyo na ba yung pagpawisan ng dugo? Tama, yun ba yung ano? Hindi. Nagtrabaho ka nga lang, pinagpawisan ka, umaangal ka na eh. Trabaho yun ha, pangkain mo yun ha, umaangal ka na, pagod ka nga. Mudir, no rest? No rest? No, no chai, no chai. Di pa ka nakakapagtrabaho, humingi na ng break. Mudir, no break? Ganon, no? Hindi ba natin na-realize, sabi ng salita, you are bought for a price. Sabi niya, that's why when you realize what it's all about, God through grace takes you through the blood into His fellowship with His beloved Son, Jesus Christ. Hindi ba napakasarap how privileged we are? We are found in the mud. Nasumpungan niya tayo, nasa putikan. Without fellowship with Christ. At ngayon, nasumpungan na natin, we have fellowship with Christ. Parang, minsan nasasabi natin, parang kailan lang, no? Ganun kaagad. Sabi nga ng kahapon, pag na-enjoy mo yung pouring ng Holy Ghost, and you are inspired, napakabilis ng panahon. Pero pag nandun ka sa kahirapan, yung isang minuto napakatagal. Nandun ka sa sufferings, nandun ka sa agony, every 6 seconds counts. Pero kapag inspired na inspired ka, parang ang bilis-bilis ng panahon. Silang mga nasa labas at di kalakip ng Panginoong Hesus, wala silang karapatang magsalita na sasabihin nila, mga mentally upset yan. Puro, Lord, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Praise God. The name above all name. Because they have never tasted to see how good is the Lord, and they never tasted into this fellowship. You might believe it. Oh, naniniwala ako sa Panginoong Hesus. Sasabihin ko. You might accept it. Yes, I accept it. Yes, I'm going to church. Yeah, you go. But then you have never died in yourself. That was useless. That effort was useless. You have to die in yourselves. And be, yes, daily, and be, become a truly born again Christian. You got to die. And to be off, not yung OF, ha? O double F, and to be off of the world, including denying yourself and follow God. Sabi nga, totoo talaga yung pinaka greatest battle ever. Praise God. Biro mo, kilala mo na yung kalaban mo, hirap na hirap ka pa. Dapat advantage mo yan eh. Alam ko ang style mo ha. Alam ko ang style mo. Alam ko kung paano kita gagapiin. Pero the more na alam mo yung sarili mo, ang hirap-hirap mong gapiin. No. But there is God. He's there. He did not leave us in this battle. Show Him your fighting and He will do the rest. Pero mo, di ba kapag mayroon kang kalaban, pinag-aaralan sa boxing, pinag-aaralan niya kung paano siya susuntok, paano siya magka-counterpunch, at doon niya tatalonin. Hahanapin niya yung weakness. Nakita natin ang mga sarili natin. That was the greatest battle ever fought. At hindi pa tapos ha. Hanggang ngayon, may sumusulpot pa. You might say, yes, I'm through the blood. But never felt what you called fellowship in Christ. Certainly not, for you are just pretending.
Brad, Kristiyano naman ako, pero hindi ko na-feel yung sinasabi mong pouring in the Holy Ghost. Kristiyano naman ako. So, ang lalakas nga ng aming sigaw sa church, eh, you're just pretending. You're just consuming your time. Parang, wala ka na kasing mapaglakipan eh, wala ka nang mapagpuntahan, wala ka nang ano. Hindi ba ganun yung ginagawa ng karamihan? Oh, at least para may magawa ng church naman. Oo nga, ang gandang motive, no? Nag-church kami. Meron naman akong na, ano na, ROL. Ano yun? Sabi ko. Rivers of Life. Christian Basil. Sabi ko, talaga naman. Ang dami na, sabi ko. Ang dami na. Tapos meron naman akong tinanong, kasi karamihan ang tanong sa kanila yung mga letters ng abbreviation. Ang kung hindi ako nagkakamali, nabaptize siya doon. Sabi ko, ano nga yun? Ayun ko, sabi niya, hindi ko man natanong yun eh. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ko na pinagtatanong. Basta nagpabaptize na ako. Sabi nga, mahirap. So, never you will get into that true fellowship in Christ if you're in the position of just, you're just pretending, you just makikipagkapwa kayo, but not in Christ. But if or she bears the blood, or she's been through the blood, and by one spirit, we are all baptized, then no question, you are brothers. We are brothers and sisters in Christ. Kaya pag inakap mo yung kapatid, feel na feel mo, you are connected. Knitted ka. Pero akapin mo yung sanlibutan. Hala, hindi ka connected. Yung knitted. Knitted. Pag knitted, ano yan? Saktong-sakto yan, tama? Walang awang yan. Walang awang yan. Minsan, pag ako nag-iisa, pagka may kaharap akong battles, sabi ko, napaka-unfair naman sa aking mga kapatid kung sila, they are fighting the battles and here, I am putting the battles down. Parang iginigive up ko yung battle ko. Because we are one body. Huwag mong sabihin, sinasabi nating individual. Yes, we are individual and we are individual different parts of the body. That's right. Amen. What you are doing, your actions, your sayings, your position means a lot to the body. Kaya huwag mong sabihin, di ba yung pag may sakit ka sa kalaking hingin, nararamdaman ng buong katawan mo. So don't say that, okay lang yun, ako lang naman to eh. Ngayon, pag nagtatagpo-tagpo na tayo ngayon dito, nagtatagpo-tagpo na tayo, tinitingnan tayo ng Diyos. Ano kaya yung nakikita niya? I am not perfect. I am not saying this na pagpupunta ko rito, lagi akong acceptable. We are trying ourselves to be acceptable whenever we face God. Kung anytime, we are always acceptable. So, think of it, mga kapatid, kung i-give up nyo yung laban, unfair naman yun sa mga lumalaban. We are team. We are one body. Unfair yun. It makes a lot to the other parts of the body. We are both fellow citizens in God's kingdom. Fellow citizen in the spiritual kingdom, looking and waiting that city, that kingdom to come someday. And being the possession of the body, it's not coincidence. Ephesians 1:4. It's by what? By predestination. By foreknowledge. By election. Amen. Hindi ito na. Binusto mo. Hindi ito yung pinagsikapan mo. You can make it. Hindi mo kaya. Unless you're elect, you are predestined,
predestined before the foundation of the world. According as He, what? As He, who is He? God has chosen us. Chosen us, He has chosen us, not by our desire, not by your desire, not mine. Even it wasn't Paul's desire to be an apostle before the foundation of the world. See, He, God, chosen us in Him before the foundation of the world. Before anything that was laid in this place, in this world, God has first loved us. God has first chosen us. Isipin mo na, nag-iisip pa lang ang Diyos. For what purpose? Ito na naman. Hindi pa pala tapos. Yes, elected na tayo. Yes, predestined na tayo. For what purpose? Hindi pa po tapos. That we should be holy. Amen. Not because you live right, but because God chose you to be that way. Amen. Not us. That's the reason we are holy now. Now, not because you deserve it. No, it's not because you deserve it. But because God chose you to be that way. When? Before the foundation of the world. Wala kang ginawa rito. Wala kang pinagsikapan dito. Wala kang effort dito. God did all things. That's right, amen. To be holy and without blame before Him in love. Amen. How could we make it? There could be a masterpiece. And it's the Lord Jesus Christ. Kapag walang masterpiece, kahit nga yung sculptor lang eh, kahit pa paano sa kanyang isip, meron yun. Gagawa ko ng estatwa. Kahit pa paano sa kanyang isip, mayroon siyang draw doon. Not only that, before the foundation of the world, God chose us to be in Christ. And to what? To appear holy at this end time. Ito yung hinihintay ng Panginoon, yung end time. Kaya wag tayong magpahapay-hapay. We know already what is right and what is wrong. So don't act innocently. Don't act, you don't know nothing. This predestination, election, positioning is already planned before long time, before the foundations has ever laid in this world. Therefore, we should find ourselves to be in this position in Christ. Hindi yung wala ka pa sa position. If Jesus is building now a building, kung gumagawa siya, this is not the time to choose a material. Tama? Hindi ito yung panahon because it was already planned. Hindi ito yung panahon ng planning. This is all about time positioning. Salpak na lang ng salpak. Wala nang nagpupukpuk. Everything is shipping. Kaya nga sabi niya ni Paul, I die daily. Bakit? Araw-araw may chinachap-chap siya sa kanyang sarili. I die daily. Kaya nga, wala ka nang maririnig na naglalagari. Wala ka nang maririnig na nagtakatam. Tapos na. Sasalpak na lang siya. At walang mga awang-awang yan. Perfect yan. Perfect yan. This is not the time to choose the material. Where to place? It's done. Nasaan yung kitchen, nasaan yung living room, nasaan yung sala? We are all placed according to the appointed and designated place of God. We just need only to put ourselves to be in the right position. Don't keep changing your position. Ay, ang sarap ng buhay. Ang sarap naman ng
sa trabaho, sarap naman ang buhay mo. Wala kang ginagawa, pupunta ka ngayon doon. Don't keep changing your position. Yun, you don't, hindi mo pwedeng i-desire yung position ng kapatid mo. That's his position. Let's take stick to every position we are placed for. We don't need to desire others' position. Otherwise, it won't work according to how it is designed. Yung mga cellphone, pagbaliktarin mo yan, tingnan mo kung gagalaw yan ayon sa dinisign. Do-double-click mo lang, lalabas yung ganito. Pre-press mo lang, option. Pagbalik-balik-tarin mo yan. Otherwise, it won't work according how it is designed. You are perfect. We are perfect on the position designated to us, even it's so simple. Sabi nga ni David, kahit nandun lang ako, kahit doorkeeper lang ako, as long as you are in the position, you might see it so simple and small. Dito pa naman sa mundo na to, gustong-gusto yung mga matataas na position. Tama? Di ba? Sinong-sinong ayaw pumosisyon ng nasa bababa? Kaya nga ganun na lang silang mag-agawa ng position . Take that position. As long as you are in that position, you will stand perfect before God. Kahit gaano kasimple yan, kapag nasa tama ka, in the sight of God, you are perfect. Mataas nga yung hinahawakan mo. Hindi naman yun yung position mo. Useless. Kahit major prophet ka pa, if you are found in the wrong position, that's nothing. Stick your position in Christ. Fight every inch of it. That's yours. It is given. Never give up that position. You should have no fear to stand to your position. It is promised to be yours. No one cometh to me except the Father draws him nigh. It is God who draws it. It is God who decided. So wala kang karapatan. Walang sino man. We are God's attributes. We are part of God. Kanina yung exhortation. Yes, we are the reflection of God because we are His attributes. So, hindi pwede na isang nagli-claim na Kristiyano yung kanyang mga galaw against sa Diyos. And we cannot be God's attributes or be part of God, have a position in Christ without predestination. Otherwise, magsasawa ka dyan, aalis ka in one day. But if you are predestined, you are elect, walang mga nakakasawang bagay sa church. Through predestination, by foreknowledge, we are in His truth. Ang sarap-sarap kaya. Natutuwa ang Diyos na nandito na tayo ngayon. Maring nung nag-iisip pa lang siya, it will take so many years and times, talking about time, pero hindi bound ang Diyos ng time. Parang ang tagal. But to see that we are now in this position, kunti na lang. Kunti na lang. At yung kanyang hinihintay, yung nandoon na tayo. So, ibig sabihin, malayo na yung narating. So, you see how excited he is na ma-fulfill na lahat yung kanyang mga plano. And we cannot exist without being expressed. That's why we exist here, because it's His by foreknowledge, by foreknowing to be in Christ. Having predestinated us unto the adoption of His children by Christ Jesus to Himself according to God's pleasure and His will. Yung adoption, yung sa pamilya pala, kapag ipinanganak ka sa literal na family. Yes, anak ka nung tatay. But,
pag kapag yung anak hindi niya na-adapt yung sistema ng within the family, wala yung confidence ng tatay. Parang wala siyang gana. Wala yung puso ng tatay sa kanya. Kaya nga siya tinuturuan kung ano yung ano values ng family. Pero kapag siya na anak at sumusuway sa tatay, sa mga magulang, the parents' confidence is not on that child. But as long as the child is grasping, absorbing what is the values of the family, then maaari pa siyang pagkalooban ng posisyon like his father. The same in the church. Who is our tutor? It's the Holy Ghost. At itong Holy Ghost na to, ito yung nagsasabi sa ama na, okay yung anak, nakaka-absorb siya, na mabilis yung pick up niya, hindi ba natutuwa ang Diyos? Pero kapag sinasabi, hanggang ngayon, sasabihin ng tutor, nag-struggle pa rin ako sa anak mo. Pag nagsasalita ako, sasalangsangin niya. Pero kapag ang reporting ng Holy Ghost, okay na yung kanyang pick up, he always tends to humble. Whenever I see this, that this is the word of the Father, he always stay humble. He always tend to follow you. And then, the Father's heart, nasa sa kanya na, yung kanyang confidence starts to move. At darating ang panahon, kukunin siya at siya nang magiging tagapamahala. As the Father, like the position. By that adoption, this makes us into the right position. And feeling it, failing. Di ba kayo nahihirapan kasi Bisaya ako? Kasi baka yung sa English kapag inano, yung feel at saka feeling o ng Panginoon. Kasi Bisaya ako. Failing yung hindi mo nagigit, hindi mo nakakats. Failing it, that makes us out of position and the confidence of the Father is not in us because you fail to follow, to recognize the tutor which is the Holy Ghost. And that's the churches has failed to see. They failed to recognize the tutor and that makes them out of position. They appeared like they don't need the guidance of the Holy Ghost. Where are they now? Love, peace, spiritual maturity. They master it. Paikot-ikot sila. They sting to embrace man-made idea rather than the pattern of God. Once a church denied the guidance of the Holy Ghost, they began to add activities, even parties, just to exist, just to make the church exist. But the sad thing is, God is not with them anymore. We all know that what happened to Israel after their murmurings. But once we start taking, following the instruction of the Father, then we start gaining the confidence from the Father. You or we become the ear, tagapagmana. To his position, God will dress us. Ano ba yung dress na yun? Praise God. At yung dress na yun, kapansin-pansin yun. It's not an ordinary dress. Praise God. Being in His kingdom and no more servant but heir in the Father's kingdom after getting the confidence of the Father. The Son is now in full possession for He was adopted
the family. He has already adopted the father, the family system, and the father has begun to implement, execute what the son has to do. Positionally calling him out for certain ministry and anointing him for that purpose. And Jesus walks as an ordinary man. And one day, upon Mount Transfiguration, he has taken Peter, James, John, and Jesus being separated from them. God overshadowed him, and his raiment shined like the sun in its strength. Yung talagang kainitan kung sa init or kasinagan. What's that? Jesus is given a special robe. God adopting his son with the presence of Moses and Elijah. God shows them as he puts that special robe to his son. And afterwards, what the voice says, "This is my beloved son in whom I am well pleased. Hear ye him." Sabi nga nung kanta, nung pinakanta na, "It will be a joy to hear him say, well done." Hindi ba masarap na maririnig natin siya na sasabihin niya sa atin, "Well done. Well done." Hindi ba ganun kasaya to hear him say, "Well done." Praise God. No wonder Jesus could say, "All powers in heaven and on earth is given unto me by the Father." Jesus now is adopted by the Father into the glorious kingdom of God. Jesus now is a fulfilled son of God. Praise God. In addition, how could you imagine that God would entrust, give his name to his son having no confidence at all? Paano mo may papagkatiwala ang mga bagay-bagay na in the first place, to begin with, you don't have trust or confidence? Di nyo ba nakikita? Sino na ba tayo ngayon? We are Mrs. Jesus Christ. Do you feel how privileged we are na ikabit ang kanyang pangalan sa atin being Christians? Kaya sa pag-aasawahan pa lang, hindi ito pagmamayabang, ha? Yung mga kababaihan, kinuha nyo yung pangalan nung lalaki, yung mga may asawa, no? "It was entrusted to you all to bear." So ingatan yung wag bigyan ito ng kahihiyan. The same with Jesus Christ, tinawag na tayong mga anak ng Diyos, tinawag na tayong mga Kristiyano, huwag natin bigyan ng kahihiyan ng Panginoong Jesus. Yung name na yun ang napapahiya, hindi kayo. Kung ang isplago ko ay ibinigay ko sa aking asawa, hindi ikaw yung napapahiya, yung aking asawa, yung napipintasan yung pangalan na nandun na nakakabit. Kaya mag-ingat tayo. Once we declare as Christians, be very careful. There is a very big part we should do. There is a big, very big responsibility we have to up. The name above all name, it was entrusted to us. The most glorious, the sweetest name. Diba? Kung maririnig siguro ito ng salimutan, "We are Mrs. Jesus Christ." Baka magtawanan sila. Because they don't know. They don't know. Right after we married or united with our Lord Jesus Christ, the foreknowledge, that thinking,
That eternal mind of God is just being fulfilled, and it's fulfilling up to now. You cannot or never can accept the Lord unless you are not in His foreknowledge, in His thought before the foundations of the world, to be sons and daughters of God. Malaki pala ang ating respeto, no? Responsibilidad, no? Sa araw-araw na lang na buhay ng mag-asawa. Di ba, maging privilege sa atin yan, ipinagkaloob sa atin yung apelyido ng ating asawa. Hindi. Take what I mean, not what I say. Kasi baka sabihin nyo, ang yabang naman, mahirap lang naman yung apelyido nyo. Yung angkan nyo, mahirap din, isang kahig, isang tukalan. Hindi yun. Yung ipagkatiwala niya sa'yo, yung kanyang apelyido, nadalhin mo. Hindi yun ang, dahil, di ba mahirap lang din naman kayo, di ba pag sinabing, Lupis ang napangasawa niyan. Yung mga Lupis, mayayaman yan. Pangilinan, anak ni Pangilinan, mga Pangilinan, ang apelyido ng napangasawa, mga ganun. No, hindi yun. Hindi yun ang tinutukoy natin, mga kapatid. Ganun din. So, sa araw-araw na lang na buhay, minsan sisinghalan natin ang ating mga asawa dahil sa patience, nawawala. But, always be in that position. Sabi niya, yung ating mga pananalita, maging may lasang asin. Ang nagiging mahirap kasi tala na sa Panginoon, pag ibinigay sa atin ng Panginoon, the more nagiging demanding tayo. Para bang dapat mag-ingat tayo kasi yung ating hinihingi, yun ay yung kong kalooban ng Diyos. Pag humihingi ka, sabi nga, pag humingi ka, sasabihin ng Panginoon, ng Diyos, yes, kung kalooban na niya. Wait, kung hindi pa napapanahon, at no. Tatlo lang. Huwag mong sabihin, wala kang sagot. Hindi mo na ako narinig ng Panginoon. Tingnan mo doon sa tatlo kung anong sagot sa'yo. Hindi mo sabihin, never think that when you're praying, that it seems that God is not listening to you. No. He is listening to you. Ayaw mo lang doon sa tatlo yung nasasagot sa'yo. Lalo na yung no. Ayaw mo lang kaya hinahanap mo yung ibang sagot. Gusto mo siyang, yung minsan di ba pag humihingi tayo, may gustos tayong sagot niya. Di ba? Do not be like that. Dahil ayaw mo yung sagot niya, ini-ignore mo. Panalangin ka panalangin and you think it seems that God is not listening to you. No, He has already an answer. He said no. Di no? Ayaw mo lang kasing tanggapin yung sagot niya eh. And move on. Hindi ibig sabihin tinalikuran ka na ng Diyos. Sabi nga, make sure that when you ask God, it is in His plan. Kasi pag wala yan sa plano niya sa'yo, you will fail. And Jesus, being an obedient son, biro mo, He was not able to deny us. He was not able to reject us. For we were in God's thought before there was anything on earth. Though He catches us in an acceptable and horrible, miserable status and condition, one thing that Jesus cannot do is to what? To transgress His Father. Yan ang hindi niya magawa-gawa. Kapag sinabi ng kanyang ama, gagawin niya. Sabi niya, hindi ako napunta rito para sa inyo, kundi ako napunta rito para saan? Sa mga nawawalang tupa ng Israel. But ano ba yung kalooban ng Diyos? It's by grace, brothers and sisters, not by might, not by works,
Jesus said, ito na yun, yung, he came but to the lost sheep of Israel. And we, being raised up under the denomination teaching, but to begin with, we are not on the denomination. Yes? We don't belong to them. Like the eagle. Diba yung eagle, nahats lang siya doon sa pugad ng inahing manok. Eating, drinking, everything. He live as a chicken. But to begin with, he is an eagle. And from that time, that eagle heard his mother screams above. The same time, he discovers, he realizes something, and that scream seems to be familiar. Sounds familiar. Sounds good to him. It quickens the eagle. Nakukuha niyo yung pinupunto ng istoryang ito. And looking back to where he was raised up, he noticed that it doesn't look good anymore. Why? Because he is not that. He is not a chicken. He noticed that it doesn't look good and it doesn't look right anymore. Everything was wrong. Biro mo, nabuhay ka doon. After na narealize mo, hindi ka doon talaga. Nung binalikan mo, hindi na pala tama yun, samantalang nag-enjoy ka doon. He cannot even eat it anymore. And it's not anymore acceptable to him. In God's plan, it's all about predestination. And that's people will look for where he belong. Yung mga ligtas, bangamat napunta yan sa yung mga hindi ligtas, bangamat napunta yan sa tamang church, one day they will go. Magsasawa yan kahit anong gawin niyang pagsisikap. Magsasawa yan since their destination is going to hell. They will hardly seek Satan and his system, for Satan is their boss. Kahit gaano pa yan, pag hindi siya ligtas, nandyan siya sa tamang church, one day, he will step out. Kasi hindi yun yung predestination niya. Maaring wala lang siyang paglagakan ng kanyang time. O nga naman, ang ganda nga naman. Sasabihin ni Satanas, diyan ka muna. Diyan ka muna. Diyan ka muna. But for us, who from the foreknowledge of God were saved, though we live in a wrong and ungodly life or way of life, hardly we will seek God and His righteousness. Lalabas tayo doon. And do we meet the Lord, we are found in a very unacceptable situation. But once the truth is already before us, take note, pag yung time at ikaw talaga iligtas at humarap sa iyo yung katotohanan, you will not struggle to accept it. You will not find trouble to accept the truth because you are predestinated to accept the word of God since before the foundation of the world. For it was before it was founded. We are in God's eternal mind if He predestined us. And take note, it was according to His pleasure. Nung nagplaplano siya, maring napapangiti pa siya how the things turn, how the things being materialized, maring napapangiti siya. Yung eksena na akala niya, akala nung tiyablo, nung ibinilagay niya na yung sting doon sa kay Jesus Christ sa Mount Calvary, Satan thought that he was already victorious. Hindi kaya napapangiti ang Panginoon doon habang inaano niya yung kanyang plano, minimeditate niya, na that was the very mistake of Satan. Di ba?
Akala niya, yun yung pinakatama. Yung huling alas niya, inilagay niya doon. Yung pala, doon tayo masisave. Praise God. Doon pala yung katuparan, yung plano ng Diyos. But in his thought, he is contradicting God. Remember, it is his pleasure nung nagplano siya, mga kapatid. So be in that pleasure also in accepting God. Positionally in Christ, it was in his thought. Kung nasa tamang position tayo, nasa tamang pananalita tayo, nasa mga tamang gawain tayo, praise God, yun ang kanyang perfect will. Mga kapatid, kung mayroon akong nasabing hindi tama, huwag niyong tatanggapin. Dito lang ako dinala. Pag hinabaan ko pa to, baka sarili ko nang makita nyo. Si Brother Arvin, sinishare na niya yung kanyang sarili. Hanggang dito lang ako dinala. Hindi ko na, pag dinugtungan ko pa to, ako na sigurong makikita nyo. Nawa, ang Diyos ang nakita nyo sa mga dumang oras. Ang pinakaano dito is, be in position, mga kapatid. Be in the right position. Stay put. Stay put. Stick to that position. Though it is so simple. Though it is, no, parang napakasimple naman to. Para bang walang tiwala sa akin yung Diyos? No. Pinagkatiwala na sa iyo. Biruan, pagkatiwalaan. Sabi niya, pinagkatiwalaan kita sa maliliit na bagay. Pagkakatiwalaan din kita sa malalaking bagay. Praise God. So, yung mga small things na ino-overcome natin, praise God, purihin ninyo ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po tayo mamupo. Ah, sorry. Tumayo uli. Praise God. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Ama. At muli po, O Lord God, nagpapasalamat po ako sa iyo sa dumaang oras, O Lord God. Tunay na wala pong maaring paghugutan, O Lord God, na nakatayo rito kundi ang humugot ng inspiration galing sa iyo, O Lord God. Salamat po sa mga nakaraang oras, O Lord God, at i-take over niyo po yung mga kakaharapin namin. Pag dito lang po kami nakakaramdam ng comfort, O Lord God. Kung pwede nga lang, Mama, wag na kami maghiwa-hiwalay, O Lord God. Stand before us, O Lord God, sa aming mga kakaharapin, sa aming mga gagawin. Bless our works, O Lord God, anumang mga bagay na. Hear our prayers, O Ama, anumang mga kahilingan namin. At help us to stand, help us to move on, anumang mga bagay na iyong kalooban. Minsan, maaaring aming mga kahilingan naman, ay hindi iyong kalooban, O Lord God. At kung iyong kalooban, salamat po, O Lord God, at lahat ng mga bagay na ito ay iyo, Ama. At sabi mo nga, ikaw ang magsusupply sa amin ayon sa iyong kayamanan, O Lord God, at kaluwalhatian, Ama. Salamat po, Ama, at hinihingi ko po ng tawad kung meron mo po akong mga nasambit, O Lord God. Maging yung mga slip o batang, O Lord God, I'm very, very sorry. At I'm sorry, Lord, kung meron man. At huwag niyong hayaan na yun ang tumatak sa akin, mga kapatid, yung maaari kong nasabing hindi maganda. But hallelujah, pinagpapasalamat ko yung pagkakataon na to na nagamit mo ako, O Lord God. At sana kung mayroon pang panahon at patuloy niyo po gamitin ang mga ginagamit niyo rito, O Lord God. Talk to them, O Lord God. Secure them, O Lord God. At segregate them, O Lord God. Manage, ikaw na po yung magbigay ng time, O Lord God, sa mga gagamitin mo. Salamat po, O Lord God, at nawa namit namin ang aming mga expectation. Kung sa simula pa lang, paggising pa lang namin, we come here to the church to meet you. And I hope, O Lord God, and
And naniniwala po kami na minute nyo kami, O Lord God. Salamat po at salamat po sa iyong presensya, O Lord God, at patuloy namin. Yun lang po, Ama. Without your presence, this service will be useless. Nothing. No inspiration. It will not benefit at all with us. But because of your inspiration, because of that presence, your time, O Lord God, nagiging maluwalhati ang gawain, O Lord God. Salamat po at lahat ng mga ginawa mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, it was dedicated to you all. Hallelujah. And let the joy remain in us, O Lord God, at maging pamumuhay namin to sa aming paghihiwalay. Pansamantalang paghihiwalay, O Lord God. Salamat po muli, O Lord God. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Ito po ang mga aking samot-dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Praise God.